Ayan, watak-watak mga kabangad. Magsisit up ulit tayo ng pang-fishing natin kasi ngayon araw na yung last day natin dito na ano. Magpi-fishing mamayang tanghali, uwi na kami. Ginagawa ko na lang para mas mabilis siyang i-ano ilatag. Kasi pag tianggal ko ulit siya. Magkano naman panibagong ganyan lang, sinabit-sabit ko na lang. Tara, ipaikot-ikot na lang na ganyan. Mabilis siyang matanggal. So ito yung pinanghuhuli namin. Marami siyang hook. Kasi maliliit lang naman yung isda na nahuhuli namin, kaya ganito lang siya. Bali yung hook niya is 6. May na lang ulit mga kabangad. Sit up muna kami. Hindi makita masyado. So yun, dito sa lugar na pinagpipisingan namin. Hindi natin nakita yung ano. Yan, karaw. Ayun, buhat. Ayan, may nahuli na naman. Pati yung buntot. Dawa ka naman, dami mong sima. Okay. Mayroon na kaming 5 nahuli. Watak na naman mga kabangad, dito na pala kami sa bahay. So ito pala yung aming nahuli na ano, nabingwit namin ni kabangad Insan. Yan. So ihiwalay ko yung pangdaing namin saka yung mga iba, papamigay naman namin sa mga kamag-anak namin.
Bumuhos ko muna lihat dito sa styrofoam at ihiwalay namin ni Mrs. yung pangdaing. Mga kabahad, ito pala yung shell. Yan, naibabad na ng isang araw yan, kaya lulutuin ko na rin mamaya para may sabaw kami. Tapos magpiprito din tayo ng nahuli nating isda. So linisan ko muna mga kabahad. Watak-watak ulit mga kabahad. Ayan mga kabahad yung natira sa amin. Yan, iluluto ko na siya ngayon. Tapos magpiprito din tayo ng konting isda. So tara mga kabahad, ibasan na natin magluto para makakain na rin tayo. Magsasabaw tayo, sasabaw natin yan. At so ayan mga kabahad, iluluto na natin ang ating bandak o tolya. Sa Tagalog, tolya at ang Tagalog yan. Papa, cheesecake yan. Pero sa Ilocano, bandak yan. Yan. Magsasabay na. Ito yung bandak, lagay tayo ng mantika. Ito lang. Yan, yan, yan. Tapos yung piprito natin, gamitin natin itong ano, lumang mantika, yung pinagpirituan natin ng mga baboy, manok. Para hindi sayang. Hintayin lang natin siyang uminit. Bali, naghiwa na pala ako dito ng sibuyas, bawang at saka luya. So ayan, medyo may init-init na yung ano natin. Isa lang muna tayo ng sibuyas, bawang at saka luya. Naghihikot kami kayo ng sabaw ng ano, ng bandak. Lutuin lang natin ng ano, yung ano, pag makikita ninyo yung okay na yung sibuyas at luya, bawang. May ano din pala tayo dito, may kamatis na ilalagay. At ito naman yung isda natin. May init na yung lutuan, kaya ilagay na rin natin. O, yan. Yung nakasakay natin, kalingaan lang. Kalingaan yung talsik ng talsik. Ating mga nahuli. Okay na yung sibuyas saka bawang. Itong ano, lalay ko na rin itong ano, kamatis. Lutuin lang natin ng konti yung kamatis para saka natin ilagay yung ano, bandak. Ay, Ilocano kasi bandak, kaya doon ako nasanay. Patingin na kayo kung ano.
Napakasarap nitong sabaw nito pagka ano, lalo pag medyo malamig-lamig na, kasi medyo malamig-lamig na rin yung panahon paggabi. Kaya mahirap, masarap maghigop. So ayan, pwede natin siguro ilagay itong ano, bandak natin. Parang okay naman na yung kamatis. Ilagay na natin itong bandak, mga kabahad. Bale, ito yung kahapon naming pinulot. Eh napa ano na namin siya, napasukan na namin ng isang araw, kaya okay na 'yan. Ngayon tapos. Tapos lang muna natin. At mamaya lagyan natin ng konting tubig. Marami pa lang tubig kasi gusto kong magsabaw. No, lagay na tayo ng tubig. Kulang pa yan. Ang sarap ng sabaw nito, mga kabangad. Ayan, marami para magigok. Tapon muna natin, tayo natin kumulo. Na natin siyang timplahan. So ayan, ito naman yung idadaing natin, mga kabangad. Tugasan muna natin siya ng asin 3 beses. Maraming asin kasi medyo marami naman yung ano, yung isda natin. Pundo na namin to ng mga ilang buwan. Para mawala yung lansa niya. Yung agad niya mawala. So, ito na yung pangalawang beses. Ito na yung panghuli. Ngayon ipababad naman natin siya ng tubig na may asin nang magdamag, tapos bukas na natin ibibilad. Okay na yan, lagyan lang natin siya ng asin. Kulang pa. Yun na yan. Para hindi sobrang alat. Okay. Good. Done.
So ayan lang naman natin siyang magdamag na nakagababad. Dang na mabingwit. Sarap ng ulam to. Magparami na naman natin yung kain po nito, ha. Kasi lahat fresh, eh. Ayan, kumukulo na siya. Ang bango. Tiklamin natin ng asin. Masarap pa sana ito kung may dahon na ang palaya, kasi walang dahon na ang palaya, eh. Ano natin, mga kabangad? Harap. Nakakamis mag-ulam ng mga shell. Lalo na fresh yan. Ayan, okay na. Pwede nang tumain. Ito na yung ating isda, mga kabangad. Ulo. Crunchy. Gusto mo yung sabaw? Oishi, yung sabaw. Put ko pa so many here. Yung sabaw ng shell, oh. Put ko so many here. Kumain ka sabi. I'm gonna break this one. Sarap. Kaso. Makikipuha. Ibang iba talaga pag gano'n fresh. Fresh fish. Fresh from the bat. Fresh bunnak. Bunnak sa baybay. Nakatagalog na ito, ha? Okay, bunnak. Chill. Tolya. 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 Hindi ba tolya? Di ba malayan ni Kotli Baka? Tolya. So yan, kung nagustuhan nyo ang aming video, please hit like, share, and subscribe. Please! Fine na kami! Bye! Bye-bye, kamangi!